Hi guys, John Teki here. Today ay papakita ko naman sa inyo paano mag-replace ng thermal paste para sa Nitro 5 na gaming laptop nyo, no? So nakita nyo kanina yung gameplay natin, umaabot na ng 90 plus degrees Celsius yung temperature niya, which is hindi yun advisable sa gaming laptop. Usually dapat around 70 plus lang, hindi masyadong aabot ng 80. Yung standard na temperature ng gaming laptop natin. So, nag-throttle na yung CPU natin kapag gano'n. No? So, the best way nyan is, lalo na kung matagal na yung laptop nyo sa inyo, papalitan nyo yung thermal paste nya, i-re-replace nyo siya. Then, lilinisin nyo na rin yung loob. So, itong guide na to is para pakita ko lang sa inyo kung paano siya linisin, paano palitan yung thermal paste. Usually, may mga alikabok na yung vents nito. So, mapakita ko sa inyo paano alisin yung lahat. Okay, let's start. So, lahat naman ng screws nyan is Phillips screw. So, kailangan nyo lang ng precision key. Phillips. Okay, so next is kailangan natin ng prying tool. So, any pangtungkab will do. Like this, ito yung kasama ng precision natin pang tuklap niya rito sa casing. No? Makikita nyo, makalikabok, no? So, ito, kung meron kayong blower, yan, ipo-blower nyo siya para mawala yung mga dust dito. So, ang first thing natin gagawin is re-remove muna natin yung battery. So, yan, hindi pa naman bloated yung battery, no? So, ito yung connector ng battery natin. Ito pala kasama rin to dun sa precision key natin, no? Ito yung mga panghugot na mga nakatab. So ito lang naman kailangan natin alisin yung battery. So yan. So okay na nahugot natin yung battery. So malalaman nyo kung ano yung battery. Ito yung connected dito mismo. So yun yung dulo. So yan. Pwede natin tanggalin tong part na to. Ito, hindi na necessary tanggalin tong memory tsaka yung SSD natin. Okay lang yan. Babrushin lang natin siya. Ang kailangan lang natin tanggalin is ito, yung fan. So, bubuksan natin mismo yung pinaka fan niya. Ayan, makikita nyo, ang daming alikabok, no? So, daming ng dust. Dito, gagamit tayo ng maliit na screw naman. Kung hindi nyo kabisado yung layout ng mga screws, advice ko is picturean nyo muna siya para pag binalik nyo, alam nyo kung saan ilalagay yung mga screws, mga butas. So, yan. So, okay na. Maangot nyo na siya mismo. Ayan. Tapos, be careful lang ha. Tatanggalin nyo rin kasi yung fan connector niya rito.
So, dalawa yung fan natin. Ayan, tatanggalin nyo siya pareho. Careful lang kayo sa pagtatanggal kasi manipis lang yung wire niya. So, kailangan meron talaga kayong ganito pang hila. So, kita nyo, ayan, yung thermal paste natin, dry na siya, no? So, ito, set aside muna natin to. Linisin muna natin yung CPU tsaka yung GPU. So, para matanggal yung lumang thermal paste niya, gagamit lang tayo ng wipes. Any wipes pwede, baby wipes. So, mga wet tissue. So, gaya nito. No? Okay. Nasan nyo lang siya maigi. Ingatan nyo lang, huwag mabasa yung mga circuit board, guys. No? Once wala na yung thermal paste niya, yun na to yung thermal paste, pwede nyo na siyang tuyuin na malinis na basahan. Yan. Meron tayong microfiber na basahan dito. So, mostly yan lang naman ang linis natin. Tapos, babrushin natin to para mawala yung mga alikabok nyo dyan sa gilid. Ito. Ayan. Kuha tayo ng brush. So, ayan. Once na na-brush natin, nalinis na natin halos lahat. Next naman tayo dito sa fan. So, ito. So, set aside muna natin to. So, ito makikita nyo. Marumi talaga siya. Yung mga blades niya. Yan ang bubuksan muna natin. So, para buksan yung fan, may maliliit na screws yan. Matanggalin nyo na yung screws nga yun. So, gagamit tayo ng mas maliit na precision kit. So, screws nya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 screws. So, again, picture nyo na lang para matandaan nyo saan nakalagay yung mga screws nyo. Okay, so tanggal natin yung screws. Meron siyang tape dito, pero hindi lahat may tape siya dyan. Okay lang yan, pwede nyo siyang iangat. So, makikita nyo, ayan yung fan. Ayan. So, ginagawa ko, binabrush ko lang to. Ayan. Then, nililinis din natin yung mga vent. Later, papakita ko sa inyo paano linisin tong vent niya. Okay, makikita nyo, alikabok. Grabe. So, brushin muna natin, tapos balik natin pag nalinis na. Okay, ayan. So, nalinis na natin. No? Natanggal na natin yung mga alikabok ng mga blades ng fan. Tsaka yung mga vent niya. No? So, ang pinanlinis ko dito is ito lang yung brush. Binrush lang natin siya maigi. Tapos, pag may nakita kayo dito sa mga vent niya, may nakasiksik dun sa loob. Gamit lang kayo nito para masuksok nyo lang siyang gano'n, no? Tanggal nyo yung alikabok sa loob. Gamit ko lang yung pang ano ng wire, yung twist wire. So, yan. Para masungkit nyo lang isa-isa yung alikabok kung may nakabara. So, ganyan lang. Isa-isa nyo na siya. Matyaga nga lang siya, guys. Yan, gagawin nyo lang naman kung may mga nakabara kayong alikabok sa loob. So, ayan. Isa-isa nyo lang siya. So, anyways, yan ang nagkakos ng overheat talaga kapag may mga nakabarang alikabok. So, alaga lang talaga tayo sa paglilinis. Ayan. So, yun lang naman. So, once na malinis na yan, yung fan niya, tsaka yung copper heat sink niya, tatanggalin na natin tong excess na to. Yung thermal paste. Once na, pwede nyo na ibalik to. Ayan.
So, kung medyo natanggal yung tape niya, pwede niyo siyang lagyan ng electric tape, no? Lalagyan natin siya. Para kasi dapat walang lalabas na hangin kapag nagbabacuum out siya ng air. Okay, so mag-a-apply na tayo ng thermal paste. So ito yung gagamitin natin, MX4 na Arctic. So sa Lazada ko rin ito nabili, no? Post ko na lang sa description yung link niya sa Lazada. Pero based on na review, ito yung mga isa sa mga pinakamagandang thermal paste. Dati kasi generic lang ginagamit natin, pero sabi nila mas less oily raw kasi pag ito. So mas cooler daw pag ito ginamit. So we'll see natin. Yan, sealed pa siya. Ayan. Thermal compound. So ito yung pang spread natin. Spread kasi natin yan. So, that lang apply natin dito, no? Hindi siya masyado marami. Press nyo lang ng konti. Okay. Yan. Kasi laki lang siya ng munggo. Yan. So, kung ginagawa ko, yung iba kasi nahayaan lang na ganyan, tsaka nila pre-press. Ako, ito, tama-tama, meron siya pang spreader. Spread ko talaga siya. Yeah. So, once na na-spread nyo na siya, pwede nyo siyang takpan nung heat sink. So now, tatest naman natin kung magpa-power muna siya. So yun ang importante. Okay. Once nag-boot na ng Windows, all good na tayo. Okay. So shutdown natin siya. Then, balik na natin yung back cover. Tapos, i-test na natin kung malaki ang nag-improve ng paglilinis natin at pagpapalit ng thermal paste. Alright, so ayan, nakikita nyo, malaki yung binaba ng temperature natin sa CPU. Ano? Nasa 64 na lang siya, 65. Try natin maglaro. Try natin kung tataas. Malaki improvement niya, guys. No? Almost 30 degrees. This So ayan guys, nakita nyo na ang laki ng improvement nung pinalitan natin yung thermal paste at nilinis natin yung CPU fan. So pumapalo na lang siya ng mga 70 ngayon, ayan, 75, hindi na siya umabot ng 80. So ayan, sana nakatulong sa inyo yung ibang video guide natin na to, no? Paano maglinis or magpalit ng thermal paste ng
gaming laptop nyo na Nitro 5. So any versions naman pwede yon, guys. Sundan nyo lang yung bawat screws na tatanggalin nyo, then yung fan may screws din yon, so linisin nyo lang yung mga vent pati yung mga blades ng fan. Ayan, again, sana nakatulong sa inyo, and thank you for watching, and God bless everyone.